Ngayong araw ngay gumising ako ng maaga. Nung nakaraang linggo pa kasi ako nagki-crave ng fried rice. Pero itong fried rice na lulutuin ko ngayon, hindi basta-basta fried rice lang to. Sa totoo lang, kagabi pa ako excited na lutuin to. Sa sobrang excited ko nga, ang aga kong nagising. Kailangan ko pa kasi maghanap ng kangkong na ipangsasahog ko dito sa may malapit na supermarket sa amin. Pagkatapos ko nga doon sa kangkungan, dumiretso na din ako dito sa may orange. Kailangan ko kasi ng orange, wala na ako sa bahay nito. Dumaan na din ako dito sa may malapit na bakala. Bakala po yung tawag sa mga maliliit na tindahan dito sa Saudi Arabia. Tapos tinanong ko si kuya kung may itlog ba siya. Ang sabi niya meron. Sabi ko meron din ako nun. Kaya yun, kumuha na ako ng itlog. Nakalimutan ko kasi bumili doon sa supermarket na pinagbilhan ko ng kangkong at saka orange. Buti na lang meron dito sa maliit na tindahan. How about this one? How much this one? 2 here. At syempre, pagdating ko sa bahay, nakahubad na ako. Hindi, joke lang, hinahanda ko lang yung mga pangsahog na gagamitin ko doon sa fried rice. Mangangailangan din pala tayo ng bell pepper dito sa lulutuin nating fried rice. At ang napili kong bell pepper ay yung kulay pula at saka yung kulay dilaw. Para dagdag kulay na din sa ating fried rice. Pang-aesthetic baga. Yung kulay green sana na bell pepper ang ilalagay ko. Kaya lang, naisip ko, kulay green naman na yung kangkong natin. Itong kangkong talaga ang magpapa-special sa fried rice natin, mga badi. Bukod sa healthy na, magpapadagdag flavor pa to sa ating fried rice. Bago ko nga simulan yung pagluluto ng fried rice, nagprito muna ako ng dalawang itlog. Ito kasi yung magiging ulam natin. Though yung fried rice na lulutuin natin, hindi na kailangan ng ulam. Mas masarap pa din pagka meron ito. Nagtusta na din ako ng garlic. Tapos sinunod ko na rin yung red onion sa pinagtustahan ng garlic. Nilagay ko na din pati yung giniling na baka dito. Matigas lang yung baka dito kasi galing pa ng frozen to. Pag nagkulay gray na yung giniling na baka, pwede nang isunod yung lamig na kanin. Tapos ilagay mo na din yung bell pepper. Sobrang dali lang naman ito lutuin. Tapos maya-maya lang ay nilagay ko na din yung kangkong. Pag nagsama-sama na lahat ng mga ingredients, maglalagay na din tayo ng mga seasoning para mas lalong sumarap yung ating fried rice. Naglagay lang naman ako ng asin at saka toyo. Tapos nilagyan ko na din ng pamintang wasak. Huy! Wasak na wasak yan. Basta yun na yun. At saka naggahit na din ako ng spring onion. Sinunod ko na din yung orange na nabili ko kanina. And it's plating time. Para mas masarap siya sa paningin ko, nilagyan ko na din ng spring onion at saka yung toasted garlic. Tapos inalay ko na din yung dalawang itlog na napapalibutan ng orange. At ito na nga yan, the moment of truth. Ito talaga yung pinaka-favorite ko sa lahat ng part ng mga videos ko. Pagkakainan na. Sino ba naman ang hihindi sa kainan lalo na pagkaganito yung kinakain mo sa umaga? Alam niyo kung bakit ang hilig-hilig ko mag-experiment ng mga luto? Gusto ko kasi magawa ng the best na pagkain na pwede kong iluto in the future. Yung pagkain na iluluto ko para sa taong mamahalin ko pag natagpuan ko na siya. Pangarap ko kasi makatagpo ng isang taong pagsisilbihan ko sa habang buhay. Yung taong hindi ako iiwan dahil masarap ako magluto. Pero masarap din ako kumain. Huy! Baka hisam yan. Sa ngayon kasi, tanging si mama pala yung nakakatikim ng luto kong breakfast. Sana one day meron na din akong maipagluluto ng breakfast bukod kay mama. So paano ba yan? Hanggang dito na lang. See you in the next one. Tell me why you're hurting deep.